kababayan, dito naman po tayo ngayon sa Santa Teresita. Paakyat po tayo sa bundok upang mapuntahan po natin ang isang humihingi ng tulong sa atin. Isa pong bulag na lola ay tutulungan din po natin. Hanapin po natin ang bahay niya dito sa Santa Teresita. So shoutout po sa Team Ruel Lipat, sa panguna po ni Engineer Ruel C. Lipat, G. Franco Vlog, Ma'am Luz Lipat Official, First Official Channel, April Love Official, Geraldo Medranda ang inyong lingkod, Dong Tigidong, Darren Dobson, ayan, mga tumutulong po yan. Pakisupportan po May 17 Ilocana Vlog, Glen 88 Vlogs, at marami pa pong iba. And shoutout po special sa ating Team Kapuso, sa panguna po ng ating founder, si Jane Lastimoso, si Admin Mr. President Freddy Official Channel, si Ma'am Nelia Family Vlogs, Crystal Porte, Ray Marie Vlogs, Darwina Vlogs, at marami pa pong iba. Ito Ma'am Post Vlogs, yan. Sumusuporta po natin. Pakisuportahan po yung mga channel na sa Team Kapuso. And special shoutout po sa OB Family. Yan, walang sawang tumutulong po sa ating mga videos. Hello, hello. Pupunta po tayo doon sa Lola na Bulag po. Ano ba pangalan ng Lola na Bulag? Anong pangalan? Anong pangalan ng Lola mo na Bulag? Yung pupuntahan natin na Lola ang Bulag. Lola Ejos. Lola Ejos. Yeah. Guys, pupunta po tayo kay Lola Ejos. Dito po yung daan niya, guys. So, sobrang tarik po nito, guys. So, scout naman po tayo ngayon ng ating matutulungan. Di umano, meron po ditong Lola na Bulag na rin, hindi nakakita. Ipapa-check up din natin yan. So, ito po ang daan paket sa bundok. So, tawid tayo ng bundok nito. Medyo malayo-layo ang ating travel. Ito po ang Santa Teresita. Ito tayo sa Santa Teresita. Medyo pataas na yan, guys. So, makita nyo. At meron ditong quarry. Ito nyo, guys. May nagka-quarry dito. Tingnan nyo yung part na bundok. Inuubos na yung lupa nyo. Mataas po yan. Ayan. Ayan. Katakot na dyan umakyat, baka tayo mahulog ay hindi na tayo dyan mabubuhay. Napakatarik po niya ang bundok na yan. So pupuntahan po natin yun, guys, bundok na yan doon po sa Santa Teresita. Shoutout po. Nagtanong ka mong kamuting kaboy. Nag-alusol ka mong urig. Ano inalsuman? Urig? Talbos? Wala. Sulong mo sa isang tatmanong ko sa adik ko. Alusumirawa di kami. Saan? Katapos niya. Anong lugar to? Alas 3. Santa Teresita? Uwi, ano? Hindi, ayun pa, oh. May ano? May lumulutang na ko. Ay, ang galing. Ay, kalabaw. Sige, ilumulutang. Inuman na inabot natin. Okay, so ngayon po, guys, ay mag-video po tayo dito sa Baguio. Ito pong si Amwar, o international name typhoon, super typhoon Amwar, ay dumaan lang pero nasa taas po siya. Nasa taas po siya ng ere. Hindi po siya naglandfall. Pero ngayon po ay meron pong mga konting hangin. Medyo malakas na hangin ang dumadaloy dito ngayon sa ano, no, sa ating kalupa, sa ating Camarines Sur. Panoorin po natin, guys, oh, malakas po yung ating hangin. Kita niyo, guys, oh, lakas ng hangin. Lilipad po yung dahon. And ngayon most especially ay nakatawag ng pansin sa atin itong maraming pato. Marami po pato dito sa lugar na to, sa may bulwang. At magtatanong tayo kung meron po tayo ditong mabibili o anong tip para po dumami yung pato. Kasi marami siyang pato, marami din siyang mga sisiw ng pato. O mga patito, maliliit na pato, patito. hindi naman siguro. So tingnan natin, guys, makakakuha tayo dito ng ating kababayan dito sa lugar na ito. Nakalantag tayo ating mga kababayan. Daming po kasing pato dito.
Ito guys, ang liliit ng pato niya. Ano kaya ang tip para dumami yung mga bibi? Meron din siyang manok guys na ano, na spot checkered na manok. Guys, ang dami nyo na yung pato guys. Kaya ang lihim. So, bukod sa pato, may alaga din siya mga manok. Ang pansabong. Kita nyo guys yung mga pansabong. May mga pato. Maramis marami po yung pato. At freely sila. Magalo. Malawak. Walang pako. Okay, guys, so, pero hindi sila nagnanayo. Dito lang sila sa isang lugar. So ano kaya ang secret? Saan sila nangingitlog? Ano ba ang magandang pakain para tumami sila? Kasi ako nag-alaga ko ng mag-isang partner na pato, hindi naman siya dumadami. Nangitlog siya pero kinain na aso. And then yung unang ano, hindi naman niya nilimliman. Pinalimliman ko sa manok, hindi naman nagtuloy, nasira lang. So dito, makasana makakuha tayo ng technique o idea kung paano magparami ng pato. Yun, narapog yung isang sisiw. Tapakan, nagmamadaling lumako. May hinahabol siya, may hinahabol. Saan kaya ang ano nito? Itlogan. Karaniwan kasi yung manok sa taas, may pugad sila. Itong pato, paano? Kasi kung sa baba, yun nga, kinakain naman ng mga aso. Dapat walang aso, trili sila. Ang yung baby guys. Yung mga new batch ng bagong pisa. Meron na rin medium size na. Maraming nagdadala-dala, nangangain ng mga dahon. So, yung mga malalaking pato, makain sila ng dahon. Tinitingnan din nila yung basurahan. Kung meron sila mga kain sa basurahan. So, pinakaltal nila yung basura. Oh. Sila ng basura. Pero yung mga mother na pato, yung dahon lang, okay. Hindi sila masyadong ano, sa pagkain. Mga dahon-dahon lang. Gala ng gala, tapos dahon.